Sherlyn, naku po. Gusto kong bumuksing. Ay, di naman ako si Manny Pacquiao, guys. Pero gusto kong... Kita mo to, Sherlyn? Kita mo to? Gusto kong tagain. Oo, gusto kong tagain yung mga kuko mo. Makaalis man lang ng pagkikigil kasi nakakagigil talaga yung ginawa mo. Limang anak. Ha? Limang anak. Ipagpalit mo sa isang kabit. Ha? Grabe. Nasaan yung utak? Kaya nilagyan tayo ng utak dito. Dito. Para gamitin, hindi yung puso o yung kalandian natin ang gagamitin natin. Grabe ka, ate. Gigil si Akits. Gigil si Akits. Hello, guys. Blooming Family here. Gagawa ako ng reaction video tungkol sa isang OFW na pinatpalit ang limang anak at ang kanyang asawa sa isang engineer na nagtatrabaho sa Jeddah. Oo, guys, tama. Limang anak. Narinig nyo na lima. Di lang iisa, limang anak. Ipinagpalit sa isang kabit. Naiwan ko kung mayroong plano sa buhay kasi live-in partner nga lang to at dalawa pa ang kanyang live-in partner. Pinagpapalit naman tong si ating Sherlyn sa lalaking ito. Si ating Sherlyn at saka si kuya, yung kanyang asawa, Charlie yata ang pangalan, Charlie. 13 years na pala itong mag-asawa. At siyempre sa 13 years na yun, di ba guys, ang tagal noon. Parang dapat matibay na yung relasyon ninyo. Pero dahil dito sa isang Edwin na ito na kabit niya, gusto na niyang pagpalit yung kanyang buong pamilya. Matapang pa ito kasi nung tinawagan ni Sir Rafi, aba, grabe. Sabi pa niya sa asawa niya, ang kapal na mukha mo. Hindi ko lubos maisip, guys, na sasabihin mo sa asawa mo na makapal ang mukha ng asawa mo, samantalang ikaw yung may kabit. Ikaw yung nagkasala. Tapos sasabihin mo, makapal ang mukha? Saan ang kapal na mukha mo, ating? Grabe ka naman, oh. Nandun yung mga anak mo, pinapakinggan ka. Nagkaroon pala kayo ng video call sa mga anak mo kasama yung kabit. Pinapamili ka ng anak mo kung sino ang pipiliin mo, si daddy or ang kanilang daddy or yung kabit mo. Sabihin mo yung kabit mo. Nasaan ang mustisya? Gigil na gigil talaga ako. Ating, alam mo to? To. Kita mo to? Kita mo to, ating? Ito. Ito ang narapat sa'yo eh. Gusto kong putulin. Oo, gusto kong putulin. Yung mga kuko mo, ating. Gigil na gigil ako eh. Nagigigil mo. Supposed to be, nag-edit ako ng mga ano eh. Pero, nakakainis talaga. Itong ginawa mo sa pamilya mo. Nakita ko yung video si yung mga anak mo na mamaos na, kakaiyak. Hindi pa kumain. Hindi ka naawa. Tapos ngayon, anong nangyari sa'yo? Nung tawagan ka, umiiyak ka. Paiyak-iyak ka. Ano yan, drama? Matapos kang magmatapang-tapang, tapos iiyak-iyak ka nung ikukulong ka na, tapos naglalas-las-las ka pa. Selfish ka, tama, yung sabi ni Sir Rafi. Selfish ka, talaga. Makasarili ka ba? Kasi gusto mo sa'yo lahat. Nung ipagpasya ka nilang ipapakulong kakasuhan ka, ayan, naglalaslas ka. Tapos nung babawiin yung kaso mo, sabi mo, ano, ginamot na. Grabe! Ngayon, naka-uwi ka na ng Pinas, sana naman, magbago ka na. Baguhin mo man, magsimula kayong ulit ng pamilya mo, magsimula kayo ulit na sana magbago ka na at nang mabuo ulit yung pamilya mo. Huwag mong pagpapalit yung mga anak mo kasi yung mga anak mo, yun ang treasure mo eh.
yung kabit mo, iti-treasure kaya kanya, kaya nyan, baka mamaya eh. Gusto ko lang palang gamitin or ano. Diba? Kasi sabi niya, dalawa yung live-in niya. Hindi ka pala niya mahal kasi dalawa din yung live-in niya. Hindi lang ikaw. O baka gusto mo yung ganun lang, laro lang. Magkikipag-live-in ka sa iba, makikipag-kabit ka sa iba. Yung kabit mo, nakikikabitin. Ganun ba gusto mo? Diba? Ang sagwa. Mas maganda yung mayroon kang sariling pamilya. Para mayroon kang ipagmamalaki. O mayroon kang matatawag na sayo. Hindi yung nakikipag-kabit. Ano yun? Kabit-kabit. Magbubuhay kang hanggang kabit-kabit lang. Marirealize mo. Pagka tumanda ka, marirealize mo yan. Oh well. Yung mga malalasong pang picture, ayan, mamaya, pinag kakalat-kalat dyan sa online. O, diba? Lesson yan. Huwag ka nang magbigay ng mga picture ng kung ano. Baka mamaya, makarma ka pa dyan ng turo-turo. Antayin mo na lang yung karma mo. Uping hindi na yung darating. At magsama na lang na ulit kayo ng pamilya mo. Para mas magandang buhay, bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Huwag mo nang palakin yung problema mo kung iwanan mo yung anak mo, pamilya mo, ay naku. Nagkaroon ka ng maling desisyon. Yan ang pinaka maling desisyon na magagawa mo pag iiwanan mo yung anak mo at pamilya mo. Kaya sana baguhin mo yan. Ibalik mo na yung dati. Magsama na kayo ng pamilya mo, mga anak mo. Mahalin mo silang muli. Kung sa uspuso nga naman ang gagawin mong pagbabago, matatanggap ka niyan ng mga anak mo at ng asawa mo. Kaya nga binigyan tayo ng utak. Dito, andito yung utak natin. Diba? Binigyan tayo ng utang ng Panginoon para gamitin natin, hindi yung kalandian natin ang gamitin natin. Magbago natin, okay? Tama na yan, tama na. Huwag ka nang makikapit pa sa iba. Sayang, ang ganda mo.